Paano nga ba mag-apply sa LalaMove? At ano-ano nga ba ang mga requirements sa pag-apply sa LalaMove? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Battered Husband, ang inyong Grab Car Driver. Sa video na to, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba mag-apply sa LalaMove. Marami kasi nagtatanong sa atin kung ano nga ba ang pwede nilang pagkakitaan sa kanilang masakyan. Dahil nga yung Grab Express 4 Wheels and Grab Car ay hindi pa po nagtatanggap ng application sa ngayon. So, kaysa naman matenga yung inyong sasakyan, pakinggan nyo po yung mga requirements na babanggitin ko at ihanda nyo na at pwede na kayong pumasok sa LalaMove. Nga pala guys, huwag kayong mag-alala, maganda rin po ang kitaan sa LalaMove. Although mabibigat lang ang mga dinadala, marami lang ang dinideliver, pero sa kitaan, maganda naman po ang kitaan sa LalaMove. And meron din po pala silang tinatawag na double booking. Yun po ang kaibahan nila sa Grab Express 4 Wheels dahil yung LalaMove ay merong double booking. So pwede kang kumuha ng booking na dalawa. So for example, papunta ka ng Cavite, yung fare is 500, tapos along the way, papuntang Cavite, meron din ulit na 500, pwede mo silang kunin. Pwedeng dalawang booking ang kunin mo, unlike sa Grab Express, kung ano yung booking mo, yun lang din po ang iyong i-deliver. Pagkatapos mo ma-deliver, saka ka pa lang makakakuha ng booking. Yun po ang kinaganda ng LalaMove at dahil pwede kang kumita ng doble sa pag-deliver sa LalaMove. So, ano-ano nga ba ang mga requirements sa pag-apply sa LalaMove? So, basahin natin ang mga requirements sa pag-apply sa LalaMove. Take note, hindi nyo po kailangan pumunta mismo sa LalaMove office. Ito ay pwede nyo i-process ng online. And sa loob lang ng 24 hours ay pwede ka nang bumiyahe sa LalaMove. So, unang requirements nga dyan ay syempre yung driver's license. Syempre, pag valid driver's license, kailangan hindi pa po yan expired. And syempre, kailangan professional po yung inyong driver's license. Pangalawang requirements ay NBI clearance or police clearance. Alin po sa dalawa? Pwede po yung NBI, pwede po yung police clearance. And pangatlo pong requirements ay yung ORCR ng inyong sasakyan. Siyempre sa pag-apply, kailangan mo ng katunayan na mayroong kasasakyan, kailangan nila yung ORCR o yung official receipt and certificate of registration ng inyong sasakyan. Kung second hand mo naman nabili yung inyong sasakyan, kailangan nyo lang yung deed of sale. And kung hindi naman sa inyo yung sasakyan, kailangan lang ng LOA o yung letter of authority na pinapagamit sa inyo yung sasakyan. Ano-ano nga bang mga sasakyan ang ina-accept sa LalaMove? Siyempre, kung makikita nyo, pwede yung motorcycle, yung mga nagmo-motor. Pwede yung hatchback na sedan, 200 kilos. Pwede rin yung SUV, yung mga Innova. Pwede rin yung mga MPV or yung mga van, pang 600 kilos. Actually, pwede rin yung pick-up sa kanila. And pwede rin po yung mga van, yung mga L300, pwede po yan sa LalaMove. And pwede rin po yung mga van na malalaki, pwede rin yung mga sobrang laki. Actually, halos lahat yata ng sasakyan ay pwede sa LalaMove. So kung kompleto na ang inyong mga requirements, ay pwede na kayong mag-apply sa LalaMove. Take note, kailangan nyo pong picturan ang inyong sasakyan sa harap, sa likod, sa gilid, magkabilang gilid. Kasi kailangan yan i-upload doon sa online ng LalaMove. And nga pala, bago ko makalimutan, kailangan nyo rin pala mag-deposit ng 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos po ay makukuha nyo lang yan pag nag-resign na kayo sa LalaMove. Yung 1,000 pesos ay parang pinaka-deposit po yan. Andun lang yan doon sa inyong driver app. And after nyo makompleto yung inyong mga requirements and nakapag-deposit na kayo ng 1,000 pesos, ay makakatanggap kayo ng message kay LalaMove na binavalidate na nila yung inyong mga requirements. And sa loob nga ng 24 hours ay malalaman nyo na kung kompleto yung nasubmit yung requirements kay LalaMove. And pag kompleto na yan, pwede na kayong bumiyahe. Ang kailangan nyo lang, mag-download kayo ng inyong LalaMove driver app and i-enter nyo lang yung inyong cellphone number and pwede na nga kayong bumiyahe kay LalaMove. Nga pala, may video tayo dyan kung ano yung mga advantage at disadvantages sa
Lala Move and sa Grab Express 4 Wheels. And isa na nga dyan sa advantage ng Lala Move ay yung pagiging double booking nila. So marami tayong nakikita and mga vlogger na nagpo-post na malaki rin ang kinikita nila sa Lala Move. Nga pala, nag-apply din ako sa Lala Move and natanggap nga rin tayo sa Lala Move. Pero isang beses lang yata natin na biyahe kasi nga mayroon akong Grab Express nung time na yon. And hindi ko rin kasi kabisado yung app nila. Hindi ko na tinuloy-tuloy yung pagbiyahe sa Lala Move dahil nga natanggap rin tayo dito sa Grab Car. And sa mga followers nga natin na namumroblema na baka mahatak yung iyong sasakyan na walang pagkakitaan, so ito na yung inaantay nyo. Pwede na kayong mag-apply sa Lala Move and pwede nyo rin yan i-apply sa Transportify. Dapat po lahat ng app mayroon tayo para kahit papano mayroon tayong panghulog sa ating mga sasakyan. So kung panghulog lang naman ang problema nyo, kung masipag lang kayo dito sa Lala Move, masipag lang kayo mag abang ng booking, ay tiyak nakikita rin kayo dito sa Lala Move. Nga pala, sa Lala Move ang pagkakaiba nila sa Grab Express, sa Grab Express 4 wheels, pag may pumasok sa iyo na booking, sa iyo lang talaga iyon. Dito sa Lala Move medyo agawan po, pero ang sobrang dami ang booking dito sa Lala Move. Within Metro Manila, mayat maya tumutunog yung cellphone nyo dahil ang dami pong nagbubook sa Lala Move. Yun nga lang po, kailangan nyo rin mamili ng i-deliver. Kasi minsan, may mga talong deliver talaga. So, minsan naman, may mga panalong deliver. Ang maganda lang kay Lala Move, meron silang surcharge. Lalo na pag mga magtatanghali, pag maraming booking, mas tumataas yung fare nila sa Lala Move. And ang kagandaan lang sa Lala Move ay makikita mo kung saan yung pick up at makikita mo agad kung saan yung destination. Unlike sa Grab, kailangan i-accept mo muna yung booking bago mo makita kung saan papunta at saan pipick upin yung i-deliver mo. And ang alam ko, marami din po palang mga additional charge sa Lala Move. Mayroon pa silang waiting fee. So, ang alam ko, pag naglagpas ka ng 30 minutes sa pag-aantay, mayroon pong additional na bayad yan. So, sa mga followers natin na namang problema sa panghulog nila, so ito na yung paraan para naman hindi mahatak ang inyong mga sasakyan. At ito naman ay pansamantala lang. Pag nag-open na po yung Grab Car or yung Grab Express 4 Wheels, ay pwede naman kayo mag-apply din sa Grab at saka sa Grab Express 4 Wheels. And habang nilalakad nyo ang inyong mga requirements para hindi sayang yung oras at para may kita pa rin kayo, pwede kayong mag-Lala Move. Take note, sa sobrang tagal ko nang hindi bumibiyahe sa Lala Move, isang beses lang ako nakabiyahe, pero hanggang ngayon hindi pa rin po deactivated yung aking account. Yun lang ang kagandahan ng Lala Move, pwedeng meron kang pang backup. So in case na Grab Express 4 Wheels ka at napunta ka sa malayo and wala kang makuhang booking pabalik, pwede mo i-open yung inyong Lala Move para naman hindi sayang yung oras nyo at hindi sayang yung gas nyo pabalik sa inyong mga inuwian. And nga pala, sa mga gusto mag-apply sa Lala Move, meron po tayong link na ilalagay dito sa video natin or dyan sa description below. I-click nyo lang yung link na yan para ma-direct kayo doon sa application sa Lala Move. Yun lang, maraming salamat. Sana nakatulong yung video natin. Asahan nyo, maghahanap pa rin ako ng kung anong po pwedeng mapagkakitaan sa ating mga sasakyan. Asahan nyo, mag-upload ako ng mga videos kung ano pa yung pwede nyong mapagkakitaan habang nag-aantay kayo ng application nyo sa Grab Car. Maraming salamat. Again, ito si Buttered Husband at your service.